inviting everyone to please sing. For our next song, let's sing Praise Him on hymn number 249. Let's all stand and let's sing Stand Up for Jesus. Opportunity
And thank you for gathering us here to worship and praise your holy name. Lord, as we have our worship this evening, may your holy presence and guidance be in the midst of us so we'll be able to understand the message we will be hearing and apply it in our daily Christian living. Please forgive us, Lord, from all of unrighteousness that we have committed against thee. In Jesus' name I pray, amen. According to Psalms 133, it says, "Behold, how good and how pleasant it is for a brother to dwell together in unity." Happy Sabbath, church! My part for this evening is to introduce to you our worship leader. The one who lead us in our singing is no other than Sister Duff Duran. And at the piano, Sister Keisha Imperio. And we will be hearing two messages. The first is the music offering that from Sister Graciel and company. They will be singing "What a Beautiful Name." And our speaker for this evening is Brother Galpo. And our theme for this month is about the millennium. And he will be discussing to us in time. And our closing song will be announced to us by our song leader. The closing prayer will be led to us by Sister Darlene Adante. Let us ponder the messages as we worship our God this evening. Happy Sabbath. What a wonderful name it is, what a
Brothers and sisters, our servant for this evening, Brother Seth Galpo. Good evening and happy Sabbath. Have you experienced vacation in a beautiful place like Boracay and El Nido? And how long? Gaano katagal? Siguro mahaba na ang 1 month na bakasyon. But this evening we will study about the promise of vacation. Isang pangako ng Panginoon na napakahabang bakasyon. Ito ay 1,000 years of vacation. Sa gabing ito, ako po ang pinakauna-una na magtatopic ng millennium. Our theme for this month of March is about millennium. Buong Marso ay millennium ang pag-aaralan natin. That is our 27 fundamental teaching and our 28 fundamental teachings. Ika-27 na teaching natin ang millennium. This night, I will give the overview of what is millennium is. Kasi marami pa sa atin ang medyo nalilito at hindi natin naunawaan masyado kung ano ang millennium. But before we start our study this evening, let us bow our head for prayer. Our Heavenly Father, Lord, as we discuss your holy word this evening, Lord, may your holy presence be with us, guide us and enlighten us, give us knowledge and wisdom. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, because we are saved by grace through faith. Thank you for the promise of vacation that you have given to us. Thank you for all things that you have given to us, Lord. In Jesus' name, Amen. The word millennium is not found in the Bible. Hindi natin makikita sa Biblia ang salitang millennium. Kagaya rin niya ng salitang Biblia. Yung salitang Biblia, hindi mo mababasa sa loob ng Bible. Kundi ang mababasa natin ay Word of God, yun ang mababasa. Yung word na Trinity, hindi rin mababasa yan litra po litra sa loob ng Bible. Gayon din ang millennium. Ang millennium ay isa itong theological term na ito po ay makikita natin ang title ko po sa gabing ito ay may pamagat na End Time. Ang ating key text ay mababasa sa Revelation 20 verse 6. Ang sabi ay ganito, Blessed and holy is he that he hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years.
Doon natin kinuha yung word na millennium sa salitang thousand years. Ngayon, saan ito nagmula? Yung termino, itong salitang millennium. The word millennium itself, it does not appear at all in the common English translation of the Bible. And it is not present in the underlying Greek. Where we find sa Greek, I tell you, iti. Ibig sabihin sa Greek ng salitang yan ay a thousand years. Millennium means a thousand year period. It is adapted from the ancient Latin translations of the Bible, kagaya ng Latin Vulgate, yung sinulat, yung translate ni Jerome. Sa Latin translation, mababasa doon yung word na ito. Mayroon itong dalawang Latin word, mil and inyum. Yung mil ang ibig sabihin ay a thousand. Ang inyum ay year period. Doon natin kinuha. Sa atin sa ngayon, para maintindihan natin ito, isang halimbawa, yung salitang dos mil. Ibig sabihin, 2,000 mil. Yung word na mil ay inadapt na natin yan kasi salitang ano yan, salitang Kastila. Yan ay, ang pinagmulan talaga niyan ay sa Latin. A thousand, ibig sabihin mil. Inyum ay a year. Anum means year. Yan, doon natin kinuha yung salitang millennium. Sa doctrinal statement natin, sa fundamental beliefs number 27, ito ang sabi. The millennium is the thousand-year reign of Christ with his saints in heaven between the first and second resurrections. Yan. Sa pagitan ng unang pagkabuhay na maguli at ikalawang pagkabuhay na maguli, yun ang doon ang 1,000 years, doon ang millennium mangyayari. Kaya sinabi sa Biblia, mapalad ang nakasama o nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi ang first resurrection, para yun sa mga righteous people. Yung second resurrection, para yun sa mga wicked people, sa mga masasama, mga diligtas. Kaya, yun ang ipanalangin natin na makasama tayo, mapabilang tayo sa first resurrection. Kasi ang second resurrection, yun ay para sa mga masasamang tao. Kaya ang millennium, doon mangyayari yan, doon magaganap. Sa loob ng first, sa pagitan ng first resurrection at second resurrection. During this time, the wicked dead will be judged. The earth will be utterly desolate, without living human inhabitants, but occupied by Satan and his angels. At its close, Christ with his saints and the holy city will descend from heaven to earth. The unrighteous dead will then be resurrected, and with Satan and his angels will surround the city, but fire from God will consume them and cleanse the earth. The universe will thus be freed of sin and sinners forever. Yan po ang nakalagay sa ating fundamental beliefs number 27. Dati yan ay 26 kasi nga nagdagdag tayo ng growing in Christ, number 11. Kaya yan ay pumatak na sa number 27.
Yan po ang millennium, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, kailan mag-i-start ang millennium? Kailan mag-uumpisa? Yan. Ang millennium ay in-outline sa tatlong headings. Based ito kay Maxwell. The beginning of the millennium, mag-start ang millennium sa pagdating ng Panginoon. Christ returns at His second coming, the righteous rise in the first resurrection. Yan, doon mag-start yung millennium sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, ano mangyayari doon kay Satanas? Si Satanas sa loob ng millennium ay natatalian, sabi sa Biblia, natatalian ng chain of circumstances. Siya ay nakakadinahan ng chain of circumstances. Hindi literal na kadina ito, hindi literal na kadina, kundi chain of circumstances. Sa loob ng 1,000 taon, wala siyang madadayang tao. Chain of circumstances. Walang madadayang tao dahil ang mga banal, lahat ay nasa langit. Yung mga makasalanan ay lahat ay patay. Kaya walang madadaya, wala siyang matutukso na tao. Ngayon, itong ano mangyayari sa mga makasalanan sa pagdating ng Panginoon? Sa pag-start ng yung millennium, kasi mag-start ang millennium sa second coming. Ano mangyayari sa mga makasalanan? The living wicked will be slain by the breath of the Son of God at His appearing. Ang mga buhay ng mga makasalanan ay mamamatay. Lahat ay mamamatay, yung mga buhay ng mga makasalanan. Kasi nga, lumalabas sa Biblia na may apat na grupo. Actually, 2 grupo lang, mabuti at masama. Pero may apat na grupo dito sa millennium. Ang una ay yung mga buhay na mga dinatna ng Panginoon, the living righteous. Tapos, yung dead righteous, yung mga binuhay na mga namatay. Sabi nga, namatay kay Kristo. Dead in Christ. Pangatlo ay yung mga living wicked. Yung mga buhay na mga makasalanan. Kasi hindi naman lahat ng tao ay mamamatay sa panahon ng pitong salot. May mga buhay na daratnan ang Panginoon ng mga makasalanan. Pero ang mangyayari sa kanila, yung mga living wicked, sila'y mamamatay sa pagdating ng Panginoon. Mamamatay pa rin sila. Tapos, itong pang-last ay yung tinatawag na mga dead wicked, yung mga namatay na mga makasalanan, mga patay na mga makasalanan. Ngayon, sa loob ng 1,000 taon, doon sa loob ng 1,000 taon, ang sabi dito, the victorious saints will be occupied with sitting in judgment over Satan, his angels, and the wicked. Yung mga victorious na mga banal. Kaya yung salitang, gusto kong i-emphasis dito yung word na victorious saints. Yung mga nagtagumpay na mga banal. Sila ay yung makakasama ni Kristo sa paghuhukom doon sa 1,000 years. Kasi sa ating bilang Seventh-day Adventist, mayroon tayong paniniwala sa judgment. Mayroong tinatawag na investigative judgment. Tapos mayroong tinatawag na executive judgment, yung talagang tutunawin na nasa ng apoy. Executive judgment yun.
Yung isang judgment, ito yun, yung doon mangyayari sa loob ng millennium. Yung ating aalamin ng mga ligtas na mga banal, mga victorious na mga banal, ang kalagayan ng mga hindi na ligtas. Kasi nga sa langit mayroong three books. Yung Book of Life, Book of Death, and Book of Remembrance. Doon sa loob ng 1,000 taon, doon natin 'yun titingnan. Halimbawa, tingnan si Pastor De La Cruz. Bakit kaya hindi naligtas? Pastor 'yun at napakabanal at 'yun ay ang daming napapabautismuhan. Bakit hindi naligtas? Titingnan 'yun doon sa marahil doon sa Book of yung tatlong libro na 'yon. Aalamin 'yon doon. Tapos nakita doon sa Book of Death. Ganito ang dahilan bakit hindi siya naligtas. 'Yon. 'Yon ang sinasabing judgment na gagawin. Tayo mismo, yung mga naligtas mismo, sila yung kasama na maghuhukom. Pero kagaya na sinabi ko kanina, ang judgment ay three kinds of judgment. Executive judgment, investigative, at yung isang judgment na yung sinasabi ko nga na ito yung mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sa loob ng 1,000 taon, ang lupa ay sira at walang laman. Kaya si Satanas ay binanggit sa Biblia na nakakadinahan. Pero hindi nga literal na kadina. Siya ay natatanikalaan, nabibilanggo. Dahil wala siyang matutuksong mga tao. Ngayon yung nabanggit natin kanina, yung unang bahagi, yung pangalawang bahagi po, ito po. Ayan nga, ito nabanggit na natin, the redeemed reign and judge with Christ 1,000 years. Isang napaka malaking pribilehiyo, mga kapatid, na tayo ay makasama ni Kristo na maghuhukom. Binanggit kanina sa key text natin sa Revelation 20 verse 6, ang sabi ay, aking ulitin uli, 20 verse 6, but they shall be priest of God and of Christ. Sila ay magiging mga pare o saserdote ng Diyos at ni Kristo. Tapos pagdating dito sa loob ng 1,000 taon, ay magiging mga hukom o magiging mga judges. Isang napakalaking pribilehiyo bilang mga makasalanang mga anak ng Diyos na pinatawad sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya wala tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Kundi dahil sa biyaya ng Panginoon tayo po ay naligtas. Ngayon, ang huling bahagi ng outline ng millennium ay ito. The close of the millennium. Satan is released, masters the wicked around the beloved city, and is destroyed. Yun ang gagawin ni Satanas. Ang gagawin ng Diyos, si Satanas ay i-release na. Ngayon, ang gagawin naman niya, yung mga makasalanan na mga kilalang tao, mga kagaya nila Hitler, kagaya nila Genghis Khan, yung mga kilalang tao na mga warrior, ang gagawin ni Satan, titipunin niya yung mga tao na yun. At maghahanda sila para bakahin,
para lusubin ang bagong Jerusalem. Kasi dito sa ano sa number 7, the holy city descends and the earth is renewed. Ibababa ang New Jerusalem. At the end of the millennium, ibababa ang New Jerusalem. Yun na ang tinatawag na third coming. At the end of the millennium, kasama si Kristo at kasama naroon ang mga victorious na mga banal. Yan po ang mangyayari. Ngayon ang gagawin nga ni Satanas, kanyang iipunin ang mga kilala na mga conqueror, mga kilala na mga tao nung unang mga panahon at lulusubin nila ang kampamento o ang siyudad ng Diyos na bagong Jerusalem. Pero ang mangyayari mga kapatid, dito na ibubuhos ng Panginoon ang apoy na galing sa langit na tutupok sa kanila. Ito ang nangyari mga kapatid sa lugar ng Sodoma at Gomora, na ang mga makasalanan ay tinupok ng apoy. Kaya binanggit sa Malakay, ni Prophet Malakay, na yung mga abo ng mga makasalanan ay aapakan ng mga righteous people. Kasi nga, yung impyerno na naturo ng Biblia ay may katapusan. Yung forever na binabanggit sa Biblia, may katapusan yun. Yung tinatawag na walang hanggan doon sa impyerno. Kaya hindi totoo yung tinatawag na eternal torment. Bilang mga Seventh-day Adventists, we do not believe in the doctrine of eternal torment. Ituturment ka forever and ever na walang katapusan, billions of years, na buhay ka lang ng 80 years, tapos ang iyong ang kapalit ay ituturment ka ng billion of years na walang katapusan. Parang lumalabas na ang Diyos is not God of love. Our God is God of love. Kaya mga kapatid, sa gabing ito bilang bilang pagtatapos, ang Diyos ay nananawagan sa atin ng isang buhay na may kabanalan. Buhay na nabihisa ng dugo ni Kristo. Sapagkat kung ang dugo ni Kristo ang makita sa atin, mabihis sa atin, yun ang pag-asa natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Tanging sa dugo lamang ng Panginoon ang tao, tanging sa biyaya lamang ng Diyos ang tao maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yung ating gawa ay bunga ng ating pagkaligtas. Yan mga kapatid. Nung una, ang aking paniniwala ay salvation by works. But praise God na nakapag-aral ako ng theology kahit ako'y maedad na. Aking naunawaan na ang salvation is only by grace through faith. Wala nang iba. Matagal ako naglima noon, 16 years. Yun ang tinuturo ko sa mga tao. Na kapag kayo ay kumakain ng kare ng baboy, kayo ay maimpyerno. Kaya kayo hindi dapat kumain. Kaya dapat tayo mangili ng Sabado para tayo maligtas. Tama rin mga kapatid yun, pero ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kundi yung ating pagsunod ay bunga ng ating pagkaligtas. Sa gabing ito, mga kapatid, hindi naman ako magaling magsalita at hindi ako magaling magsalita ng English.
Ang akin pong maibigay na habilin sa ating lahat. Akin pong uulitin basahin ang ating ketex sa Revelation 20 verse 6. Ito po ang sabi, "Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Mga kapatid ko, itong 1,000 years na sinasabi, ito po yung reward. Kaya hindi po ito gift, kundi ito isang reward. Reward ito ng Panginoon sa kanyang mga anak na nagtiis. Kumbaga patikim, for test, patikim ito ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Patikim lang yon yung 1,000 years. Gaano ka, ano yon yung 1,000 years? Gaano ka haba? Kaya ito po yung, ito yung mabuting balita na nais ihatid ng Diyos sa atin sa gabing ito. Bilang mga Kristiyano, bilang mga nagaangkin ng mga anak ng Diyos at kaanib sa Seventh Adventist, nagaangkin bilang tunay na iglesia ng Panginoon. Anong buhay ang maipapakita natin sa ating kapwa? Anong buhay ang maigaganti natin sa napakagandang pangako na ito ng Panginoon? Harinawa sa gabing ito, tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang sa tiyuri, magaling tayo kasi sa tiyuri, kundi sa buhay, yung living testimony, yung IEL na sinasabi, evangelism, ano, integrated evangelism lifestyle. Sama-sama na tayong kumilos, sama-sama na tayong magkaroon ng pagbabagong sigla para sa gawain ng Panginoon. Ating suportahan ang mga pangangaral at ipanalangin natin yung mga lugar na hindi pa napapasok ng gawain. Alam niyo mga kapatid, nabasa ko doon sa bagong statistic, out of 238 nations in the world, mayroon na lang 14 na mga bansa. Yung latest yan na latest. 14 na mga bansa ang hindi natin napapasok ng ebanghelyo. Ang tanong, kayo ba o tayo ba isinasama natin sa prayer sa gabi-gabi yung 14 na bansa na yun? Na sana ang Diyos magpadala ng mga manggagawa doon? Na sana ang Diyos magpadala ng mga manggagawa na ready, na mga missionaries na ready sila na ibuwis ang buhay nila sa Panginoon. Kasi sa history, yung mga Kristiyano, yung mga misyonero na nagbuwis ng buhay, lumalago ang gawain. Pag may buhay na nawawala sa gawain ng Diyos, yun ay palatandaan na nagtatagumpay at lumalago ang gawain ng Panginoon. Para yan isang binhi na mamatay ang isang binhi, may kapalit yun. Harinawa mga kapatid, sa gabing ito, yung mensahe ng millennium na reward ng Panginoon, ito po ay maging isang inspirasyon sa ating buhay at makita nawa sa buhay natin si Kristo sa araw-araw na ating pamumuhay. Ito po ang aking dalangin. To close our worship, let's